Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y nasa kapanahunan ng Kwaresma, ang diwa nito, mas malalim na dasal, pagkakawang gawa sa mga kapuspalad, at pagdidisiplina sa sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno. Kaisa po natin ang Santo Papa, Papa Francisco. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin naming sa nagawang kasalanan ay magamit para sa amin ang iyong kapatawaran sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ko ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nangingiyain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin madaranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihatid niya sa bukal na tubig. Gagawa ko ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang dalaanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sibini sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niyang mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo.
kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya, tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsisikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. At sa gayoy, ipinapantay niya ang sarili sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya, ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At igit pa rito ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng Ama at manggilalas kayo kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama, ibinibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. At hindi nagpaparangal
sa anak ang hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung hindi inilipat na ang buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at makikinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihan magbigay buhay at ang anak ay binibigyan ng kapangyarihan magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihan humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Siya'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat ng masama ay paparusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kung hindi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Ngayong Miyerkules, para sa ina ng laging saklolo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nung linggo, ang Ebanghelyo tungkol sa talinhaga ng alibukhang anak. Ang ibinahagi ko yung tungkol sa magulang. May magulang na pumapalo at nagmumura. Salamat sa Diyos, ang ating Diyos Ama. Mapagpatawad, siya pa ang patakbong sasalubong, yayakapin at hahagkan. Ngayong itong tema ng mabuting magulang, Propeta Isaias, ang paano tayo inaalagaan, inaarugaan ng Panginoon. Katulad ng isang masinop na nanay, matyagang nanay, gumigising ng maaga, siya ang nagsasakripisyo sa sarili, hindi na niya inintindi sarili niya. Basta lang makakain, makahanda para sa eskwelahan ng kanyang mga naglalakihang anak. Ang sinabi dito, di ba may kanta dito, pero luma na, pero kantang pansimbahan. Yung hindi kita malilimutan. Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak na dinala niya sa kanyang sinapupunan? Makakalimutan ba ng ina ang kanyang anak na kinarga niya? Siya'y nagdalang tao at iniluwal, isinilang. Magagawa ba ng nanay yun? Kahit na makalimutan ng ina ang kanyang anak, mayroon din mga inang ganun. Kakalungkot. Kahit na makalimutan ng ina ang kanyang anak, hindi kita malilimutan. Ayun nga yung kanta. Ayokong kumanta, luma na yun. Hindi kita malilimutan. Malimutan ng ina ang kanyang anak sa kanyang tiyan, hindi kita malilimutan. Yun ang halimbawa ng Diyos na maarugain, mapagkalinga na ina. Sa ating Ebanghelyo naman, ayon kay San Juan,
Si Jesus ang anak ng tao, malapitan, personal, kaisa, siya sa Ama. Wala siyang ginagawa sa abang kaya niya. Lahat ng ginagawa niya, kalooban ng Ama. At ang Diyos Ama na mapagmahal, mapagkalinga, mapagpatawad, maunawain. Ginagantimpalaan ang mga mabubuti at binibigyan ng buhay na walang hanggan. Pinagkalooban sa anak ang kapangyarihan na magbigay ng buhay na walang hanggan, buhayin ang mga ibig ng anak ng tao. Sapagkat ang ama at ang anak ay iisa. Sa paniniwala natin, sa Santissima Trinidad, banal na santatlo, kasamang Espiritu Santo, tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya nga, makikita natin yung pagkakaisa, pagkakabuklod ng ama at ng anak. Nakita mo na ba yung ama na invisible? Hindi natin nakikita. Nakita natin sa anak kay Jesus. Siya ang anyo ng Diyos Ama na hindi natin nakikita. Makita natin si Jesus, nakita na natin ang pagmamahal ng Ama, ang kanyang kabutihan, ang kanyang karangalan, ang kanyang kagandahan. Medyo malalim lang po si basta kay San Juan, mataas po. Hindi po madaling ipaliwanag si San Juan kasi talagang medyo yung talino mo, hahasain mo. Pero sana napaparating ko po sa inyo. Tinatangka ko po. Kasi isa sa mga malalalim na turo yan. Ang anak at ang ama ay iisa. Galing po sa Biblia yan. Kay San Juan yan. Kaya yung mga Pariseo, kalapastanganan ito. Hindi pa pwede yan. Paano mangyayari yan? Tayo, hindi sa lohiko, hindi sa rason, hindi sa katwiran, kundi pananampalataya, pananalig sa Kanya. Sabi niyo, Panginoon, basta sinabi niyo, ay maniniwala ako. Binabahagi sa atin, ang ating Diyos ay mabuting magulang. Ang pagiging, katulad sa pagiging mabuting ina, pagiging mabuting tatay, ganyan tayo inaalagaan. Kulang ang aking pananalita. Kapos, kinakapos ako sapagkat tao lamang ang aking pananalita. Bahagi ko lang na kahit na yung pagkamagulang ay kulang na kulang upang ipaliwanag kung gaano tayo kahalaga sa kanyang paningin at sa totoong buhay at sa totoong pag-iral natin. Sa tulong ni Maria, ina ng lagi sa klore ni San Jose, nawa mahangaan natin, may apresyasyon tayo, pahalagaan natin ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalatay upang makasunod sa Kanyang kalooban. Tugon po natin, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan naway maging gabay ng Kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin
sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atinawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming layon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo, na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sa ikapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay hahandog para sa inyo.
Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo. Nakabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon. Upang maiwasan ang inyong pagdikit-dikit, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipaintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito.
Naway maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaw ni ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kabayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.